Hi guys, this is Mary and welcome po sa aking channel. And today guys is andito ako ngayon sa aming terrace ng aming hotel. Sa kasalukuyan guys ay nandito pa rin kami sa Istanbul, Turkey. Ayan, nasa Istanbul, Turkey pa rin kami guys and pabalik na kami sa Kuwait sa July 22. Kung makikita nyo guys ang linaw ng camera, mayroon pa akong tigyawat. Ayan, kasi mayroon akong period guys. So yun, ang ibablog ko ngayon guys ay bakit walang kusina ang aking bahay and wala siyang CR. Kasi nabanggit ko na ito sa previous vlog ko eh, na bakit nga ba walang kusina and walang CR. Actually guys, nung nagpapagawa ako ng bahay, wala akong idea sa design ng aking bahay or wala akong hinandang sketch or design na gusto ko, ganyan. Basta ang dream ko lang ay magkaroon kami ng bahay, yung kahit maliit lang na bahay na ano, na maayos, na matitiran ng aking pamilya. Kasi nga guys, dati yung bahay namin kubo lang, nababaha siya, and kailangan pa talaga namin mag-evacuation pag merong bagyo kasi nga nababaha kami. So sa isang taon nababaha kami ng dalawang beses guys. So alam nyo guys ang nangyari nung pinapagawa ko yung bahay, wala talaga akong hinandang design. So means yung father ko talaga yung hands on na nag-design dun. Then during that time guys, meron siyang two rooms and meron siyang terrace and meron siyang maluwang na sala. Yun, maluwang naman yung sala niya guys. Kaso nga lang, wala nga siyang CR sa loob. Kasi ang father ko, ayaw niya talaga yun ng may CR sa loob. Kasi dapat daw, ang CR talaga nasa kusina. Kasi yung father ko, old model yung gusto niya. Yung parang ganun. Yung sabi niya, hindi daw maganda yung CR sa loob ng, kumbaga sa kabuuan ng bahay na yung nasa, ano, nasa, yun nga, CR nasa loob. Ganyan. Gusto niya yung pag may CR sa loob ng bahay, yung nasa kusina siya with yun sa kusina, kumbaga sa dirty kitchen ganyan, katabi niya dapat. Yun. So ang ginawa ng father ko guys, since bago naman yung roof ng bahay namin dati, dinugtong niya yun. So ginawa niya ng extension. So nung umuwi ako last December, bakit walang CR and walang kusina? Yun pala, merong extension. So kailangan ko pa talagang gumastos guys ng ano, siguro mga 100,000 pa yun para mapagawa yung CR sa kayong kusina. And nag-iisip ako guys kung babalik pa kasi ako, kasi pauwi ako nitong January na naman. So isang taon lang guys bago nung umuwi ako nung last December and pauwi ako nung January. Kasi dapat nga guys nung umuwi ako nung last December, hindi na sana ako babalik. Kaso nga lang ang nangyari, bumalik ako dahil nga walang pintuan yung bahay ko and walang bintana. So, inid ko talagang bumalik. As in, kahit na nalulungkot ako, kahit ayaw ko na bumalik, tiniis ko talaga yung isang taon. And, bakit nga ba hindi na matutuloy yung kusina ng aking bahay? And, kung mapapagawa pa ba yung CR? Kasi nga guys, pag uwi ako nitong January, hindi ko alam kung makakabalik pa ako. Kasi dahil nga na rin sa yung boyfriend ko, ayaw na niya akong pabalikin dito. Kasi nga, sa totoo lang guys ha, ayaw niya kasing bumalik na ako sa trabaho ko dahil nga gusto niya mag-settle down na kami and hintayin ko na lang siya sa Pilipinas para ma-process yung paper ko na pupunta ako ng UK. Pero nagdadalawang isip ako guys, paano kung hindi na ako babalik sa work ko? Ano na lang mangyayari sa pamilya ko, diba? And sabi ko nga, yung savings ko napunta nga sa bahay ko and wala naman ako masyadong naipon. So, nag-aalala ako sa parents ko, lalong-lalo na sa mga kapatid kong nag-aaral. Kasi nag-aaral nga sila guys. And pangarap ko talaga makapagtapos sila. Kasi ako, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral guys. So, dream ko talaga. Kaya nagdadalawang isip ako guys kung matutuloy pa ba yung bahay ko. And kung babalik pa ako sa work ko. Kung tama ba na mag-stay na lang ako sa Pilipinas at hintayin ko na lang yung boyfriend ko para ma-process yung paper ko and magpakasal kami sa Pilipinas, pumunta sa UK, ganyan. Nagdadalawang isip ako guys kasi 50-50 eh. Parang gusto kong bumalik sa trabaho ko na gusto ko na lang mag-stay. Kasi kung babalik ako sa aking trabaho, hindi na ako hintayin ng boyfriend ko kasi naghintay na siya eh. Kasi nga ako, yung reason kasi na bumalik ako, yun, pinayagan niya akong bumalik pa para makapag-ipon pa para sa pamilya ko. And then after that, babalik na naman ako. Siyempre guys, parang sabi niya, if you choose your work, sabi niya, over me. Sabi niya, let's not continue our relationship, sabi niya ganyan. So, parang nasad ako guys, kasi kailangan ko talagang mamili, as in 50-50 talaga yung ano ko
pamimili ko sa dalawa, sa work ko ba or sa boyfriend ko. Kasi sabi naman ng boyfriend ko, bibigyan, susuportahan naman niya ako. Pero sabi niya, hindi ko naman kasi ugali yung ano guys, yung mag-ano na lang, yung parang maghihintay na lang sa suporta ng iba, ganun. Kasi mas maganda rin yung may work ka, may sarili kang pera. Hindi na lang naghihintay sa support ng boyfriend mo, ganun. Kasi hindi ako yung ganun guys na ano, gusto ko pa rin yung talagang nagtatrabaho ako. And sabi ko, pamilya ko yun. And yun yung worries ko guys, kung babalik pa ba ako sa work ko or hihintayin ko na lang yung boyfriend ko. Kasi minsan guys, napapagod na rin ako. Pagod na rin talaga ako. And matanda na rin ako. Gusto ko na din mag-settle down. Kasi nasa ano na ako, nasa 30s na ako and kailangan ko na rin magkaroon ng pamilya, ganyan. So iniisip ko guys, ano nang mangyayari sa akin kung ano, mag-i-stay ako sa Pilipinas. So yun lang guys. So siguro pag-uwi ko sa Pilipinas, doon na lang ako or babalik pa ako, hindi ko alam guys, pero makikita natin guys. So nalulungkot lang ako guys kasi wala akong parang nihirap, wala akong choices. Nihirap mag-decide. Kasi sobrang ano eh, yung pagpipiliin mo yung mag-stay sa Pilipinas at hintayin mo yung boyfriend mo, ano yung pamilya mo, diba guys? So yun. So ipapakita ko pala sa inyo guys, yung i-insert ko sa inyo yung aking bahay, kung bakit wala siyang kusina and wala siyang CR. So hanggang dito na lang guys ang aking vlog at yun, papakita ko sa inyo. Ito na guys. Ayan, yan pala yung extension ng aking bahay guys. Kung makikita nyo ay mayroon hagdan dyan. Ayan, yan yung sa loob niya, papuntang terrace. And yan, pababa ng aking bahay. Kung makikita nyo yung floor ay still hindi pa rin sharap. Ito yung sa kusina namin. Yan yung dirty kitchen namin na dyan sana gagawin yung CR saka yung kusina. So medyo maluwang yung kusina talaga guys. Yan yung hagdan. Ayan, ito yung sa loob ng aming bahay na hindi pa talaga siya nasesemento. So yun guys, ang aming house extension and yun nga, wala siyang ano, dun gagawin yung kusina namin and gagawin yung CR. Kaso nga lang guys, malaki pa yung magagastos ko dun and until now guys, wala pang finishing yung aking bahay. So hindi ko alam kung matatapos ko yun within this year kasi talaga nga pauwi ako nitong January. So hindi ko alam talaga guys kung mayroon pa akong may update about sa bahay ko. Pero siguro guys, malabo nang matutuloy yun kung hindi na ako babalik sa work ko next year. So yun lang guys. So keep watching guys and if you like my video guys and thumbs up na rin kayo and subscribe to my channel para naman madagdagan ang aking subscribers. So God bless you guys. Bye bye.